بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa ating pagpatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa tauhid. Tayo po ngayon ay dadako sa paksa tungkol sa mga katangian ng mga sinasamba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kanilang mga katangian na naging dahilan upang sila ay hindi karapat-dapat sambahin? So ang ating paksa ngayon, yung mga katangian ng mga sinasamba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ito man ay ribulto, maging ito man ay engkanto, maging ito man ay anghel, maging ito man ay tao, propeta, hayop, o ano pa man dyan, na mga sinasamba ng ibang mga tao bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kanilang mga katangian na naging dahilan upang sila ay hindi karapat-dapat sambahin? Pakinggan niyo mga kapatid ang ating pag-aaral ngayon. So magbabanggit tayo ng mga aya sa Quran na pinapaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inilalahad niya sa atin ang mga katangian ng mga sinasamba na ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul A'raf, Suratul A'raf chapter 191 chapter 7 verse 191 hanggang 192. Sabi ng Allah, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Subhanallah. Napakadakilang aya mga kapatid na rapat nating pakinggang mabuti. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul A'raf chapter 7 sa Quran verse 191 hanggang 192, kanila bang pinagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na kung saan ay hindi kayang lumikha bagkus sila pa ang nililikha at kailanman ay hindi nila kayang tulungan ang mga taong nananalangin sa kanila, mga taong humihingi sa kanila ng tulong, ni tulungan ang kanilang mga sarili. Subhanallah. Suratul A'raf, chapter 7, verse 191 hanggang 192. Subhanallah. Sa aya na ito mga kapatid, ay merong apat na katangian ang mga sinasamba na iba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung ating pagmasdang mabuti, katotohanan ay talagang hindi mo masikmura na sambahin itong mga bagay na ito. Sabi ng Allah, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an, kanila bang pinagtatambal sa Allah, kanila bang sinasamba ito na mga bagay na hindi man lang makapaglikha, walang kakayahang lumikha. Ito yung unang katangian. Itong mga sinasamba nila ng mga ribulto, sinasamba nila ng mga engkanto, sinasamba ng mga hayop, yung baka sa India, sinasamba nila ng mga tao, sinasamba nilang propeta, si Propeta Jesus na anak ni Birheng Maria, sinasamba nilang anghel, puno, o ano pa lang dyan, na bukod sa Allah, hindi man lang makapaglikha. Allahu Akbar. Ito yung ayang mga kapatid, na napakalinaw na sumusuporta sa ating pag-iisip. Sumusuporta sa ating kaisipan na totoo na walang pag-aalinlangan na itong mga sinasamba ng mga tao bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala na ating nakikita ngayon, kailanman ay hindi kayang lumika tapos sila ang sasambahin mo. Allahu Akbar. Allahu Akbar kapatid. Hindi kayang lumika ng kahit ano. Inshallah ating matatalakay maya-maya ang isang aya na kahit langaw ay hindi nila kayang likain tapos sa kanila ka magluluhod, sa kanila ka sasamba. A'udhu billah, a'udhu billah. Kahit langaw, si Propeta Jesus
na anak ni Birhing Maria alayhi salam sa makinawang kapayapaan ng Allah. Kahit langaw, mismo siya, dakilang propeta ng Allah, pero wala siyang kakayahan na lumika kahit man lang langaw. Oo, meron siyang mga miracles, mga mu'jizats, mga milagro, pero tulad ng kanyang sinabi sa Quran, biizni Rabbi, ito ay sa kapahintulutan ng aking Panginoon, Allahu Akbar, hindi sa aking sariling kapahintulutan. Nakapagpagaling siya ng maikitong, nakapagpadilat siya ng bulag, nakapagpabuhay siya ng patay, nakapagpadami siya ng pagkain, nakapagpagaling siya ng may sakit. Pero ano ang sabi niya? Biizni Rabbi, ito ay sa kapahintulutan ng aking aking Panginoon. At mismo, ito ay nabanggit din sa Biblia na mismo sinabi ni Jesus, ito ay hindi galing sa akin, kundi galing sa Panginoon na nagpadala sa akin. Subhanallah. At hindi lang si Jesus, lahat ng mga propeta ng Allah ay binigyan niya ng mga milagro upang suporta na tama ang kanilang mensahe. Pero, pagdating sa paglikha, Allahu Akbar, kahit langaw, hindi nila kayang likhain. Ito yung unang katangian na sinabi ng Allah sa Suratul Araf, chapter 7, verse 191 hanggang 192, ayushriku na malayakluko syai'an, pinagtatambal pa nila sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, itong mga bagay na hindi man lang makapaglikha. Unang katangian. Pangalawang katangian, mga kapatid, wahum yukhlaqun, bagkus sila pa ang nililikha. Sila pa ang nilikha. Pangalawang katangian ng mga sinasamba. Pangalawang katangian, itong mga sinasamba ng mga ribulto, mga santo, mga hayop, mga propeta, mga engkanto, mga anghel, mga semento na hinugis, ano pa dyan, hinugis tao na may pakpak, hinugis tao na may ano pa dyan. Sila ay mga nilikha lamang, bakit mo sila sasambahin? Bakit ka sa kanila sasamba? Si Propeta Jesus, bakit ka sasamba sa kanya? Ang krus na sinasabit, bakit ka sasamba dyan? Nilikha lamang ang mga bagay na yan. Ito yung pangalawang katangian, mga kapatid. Nilikha lang sila, katulad mo rin sila na mga nilikha. Pangalawang katangian ng mga sinasamba bukod sa Allah. Pangatlong katangian, mga kapatid, wala yastati'una lahum nasran. Sila ay walang kakayahan na tulungan ang mga taong nananalangin sa kanila. Sila ay walang kakayahang diringgin ang panalangin ng mga nananalangin sa kanila. Ang ribulto, nakakarinig ba yan? Kung marinig man nila, hindi rin sila makakatulong. Ang mga engkanto, makakatulong sila sa iyo. Ang mga anghel, makakatulong sila sa iyo. Si Propeta Jesus na nasa kalangitan ngayon, sa pangalawang palapag ng kalangitan na itinaas siya ng Allah, iniligtas siya ng mga Hudyo. Makakatulong ba siya sa iyo ngayon? Magluhod-luhod ka sa kanyang sinasabi nila daw na larawan ni Propeta Jesus, samantalang hindi naman yung larawan niya. Ito, yun ay larawan ng artista. Larawan ng isang karakter. Tapos, sa kanya kahingin ng tulong, hinding-hindi kanya tutulungan. Bagkus, ito pa yung mas masaklap, kapatid. Yung mga nananalangin kay Propeta Jesus, na anak ni Birhing Maria, nananalangin kay Jesus Kristo, mismo si Jesus ay hinding-hindi sila maririnig. Sasabihin yun ni Jesus sa araw ng paghukom, Ya Allah, hindi ko alam na sinasamba pala nila ako, Ya Allah. Nung buhay pa ako, alam mo na hindi ako nagturo sa kanila, maliban na lamang nasambahin ka na nagpadala sa akin. Nandun din yun sa Biblia, mga kapatid, sa John 17 verse 3. Subhanallah. Ya Allah, kung ako ay sinamba nila nung ako ay namatay na, hindi ko po yun alam. Katotohanan, ikaw po ang mas nakakaalam. Subhanallah. Yan po ay nasa Suratul Maida, sa pang-last page ng Suratul Maida. Hinding-hindi nila kayang tulungan ang mga nananalangin sa kanila. Sige nga, kung merong halimbawa magsabi, oo, hindi nila tinulungan dahil hindi nila gustong tulungan. Kaya nilang tulungan pero hindi nilang gustong tulungan. Ano ang sabi ng Allah sa pangalawa, sa pang-apat na katangian nila para mawala itong salita nitong pag-iisip na ito na oo, hindi nila tinulungan itong mga ribulto, si Jesus, mga engkanto,
hindi nila tinulungan yung mga taong nananalangin sa kanila, pero kaya nilang tulungan. Ano ang sabi ng Allah? Wala anfusahum yansurun. Pang-apat na katangian, mga kapatid. Kahit ang kanilang mga sarili ay hindi nila kayang tulungan. Basagin mo yung ribulto. Sirain mo yung krus. Kaya ba nilang tulungan ang kanilang mga sarili? Mismo si Propeta Jesus, na anak ni Birhen Maria, propeta ng Allah, dakilang propeta ng Allah. Sumaki naman kapayapaan ng Allah. Kaya ba niyang tulungan ang kanyang sarili nung gusto siyang ipako ng mga Hudyo at mga kawal ni Poncio Pilato sa krus? Bagkus nagtago-tago siya, kapatid. Bagkus siya ay na tumatakbo na nalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay tulungan. Bakit? Hindi niya kayang tulungan ng kanyang sarili. Tapos sa kanya kahingi ng tulong. A'udhu billah. Anong kasi pag-isip yan, kapatid? Apat na katangian sa ayah na ito sa Suratul A'raf, verse 191 hanggang 192, ang sinabi ng Allah na taglay ng mga sinasamba ng mga tao bukod sa Allah na naging dahilan upang sila hindi dapat sambahin. Ulitin ko, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Kanila bang pinagtatambal kay Allah, sinasamba ang mga bagay na hindi man lang makapaglikha? Bagkus sila pa ang nililikha, pangalawa yun, pangatlo, at hindi nila kayang dinggin o tulungan ang mga taong nananalangin sa kanila. Pangapat, mismo ang kanilang mga sarili ay hindi nila kayang matulungan. Subhanallah. May isang pangyayari na panood namin sa balita, siguro napanood nyo na ito, na may isang malaking sunog na nangyari sa bandang Maynila, at may interviewer na pumunta doon, kameraman, para kumuha, para mag-take ng news. So may nasalubong siyang isang babae na may dalang ribulto daw ni ribulto ni Mama Mary, ni Birheng Maria. So in-interview niya habang naghihingalo, naghangos yung babae sa kakatakbo, bitbit niya yung ribulto. Sabi niya, ano yung nangyari sa iyo, paano mo, pwede ka magkwento, ganun. So sabi ng babae na may ribulto, iniwan ko na lahat ng mga bagay doon, refrigerator, yung mga damit. Ang una kong niligtas itong ribulto kasi ito yung mas mahalaga. Masunog na lahat, wag lang itong ribulto. Ito yung una kong niligtas. Ano kasi pag-iisip yan? Ikaw ang nagligtas sa Diyos na sinasamba mo? A'udhu billah. Tinan nyo, ano ang sabi? Tama ang sinabi ng Allah. La yastati'una lahum nasran. Kung yung mga ribulto niya ay totoong Panginoon, bakit hindi kayo niligtas sa sunog na yun? Hindi nila kaya kayong tulungan. Wala anfusahum yansurun. At hindi, bagkus ang kanilang mga sarili, mismo ang kanilang mga sarili, ay hindi din nila kayang matulungan. Kaya yun, niligtas mo siya. Yung babae na, niligtas niya ang ribulto. Kasi yung ribulto na yun, kung iniwan niya dun sa bahay, mas madamay sa pagsunog, kasama ng masunog. Subhanallah. Merong pangalawang ayah, mga kapatid. Kabilang sa katangian ng mga sinasamba, ganun din, ay hindi nila kayang lumika. At ang sabi ng Allah sa Suratul Fatir, chapter 35, verse 13. Ano ang sabi ng Allah? وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ. Itong qitmir na ito, inshallah, alam nyo ito. Kasi nasa Saudi kayo eh. At pati yung mga nasa Pilipinas, alam nila ito kung ano yung qitmir, na yung mga nakakain ng dates, inshallah. Ano ang sabi ng Allah sa Suratul Fatir? Verse 35, chapter 13. Yaong mga pinapalanginan nila bukod kay Allah. Bukod sa Allah. Ng mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. Kailanman ay walang pagmamay-ari. Kahit kitmir ay hindi nila pagmamay-ari. Kitmir, ano itong kitmir? Kahit kitmir ay hindi pagmamay-ari ng mga pinapanalanginan nila. Ang kitmir, ito yung, alam nyo kapag kumakain kayo ng dates, yung fresh na dates, ha, huwag yung nakapak kasi lusaw na yun eh, yung nakapak. Parang ano na siya, parang durog na siya. Kung sa Bisaya pa, lata na siya ba?
yung dates talaga na ating na ating nakakain dito sa Saudi. Pag kumain ka ng dates, may meron kang mapapansin doon sa buto na may parang nakabalot na parang plastic na nakabalot doon sa buto. Kung sino mga nakarinig ng lecture na ito, mag-chat kayo doon sa group natin ha, na alam nyo ba yung kitmir, yung sinasabi kong yung napansin nyo ba yun, yung sa buto ng dates na merong nakabalot doon na parang papel sa buto ng dates, yun yung kitmir sa Arabic. So mag-chat kayo dito sa group natin, inshallah. Kung alam nyo ba yun, kung alam nyo yun, mag-chat kayo na alam ko yun, ustad, ganun. Kung nakikinig kayo ng lecture talaga, inshallah. Sabi ng Allah, itong yaong mga sinasamba nila na mga Diyos-Diyosan kailanman ay walang pagmamayari, kahit kitmir, kahit yung nakabalot na parang papel doon sa buto ng dates. Meron bang halaga yung kitmir na yon, yung papel na nakabalot doon sa buto ng dates? May halaga ba yon? Sa tingin nyo, meron bang halaga yon? Kung bibilin, kung ibibenta ko sa inyo, halimbawa, kakain ako ng dates, tapos kukunin ko yung kitmir na yon, tapos ibibenta ko sa inyo, sa tingin nyo, magkano ang bibilhin ninyo? Sa tingin nyo, ilan or magkano? Anong halaga? Kaya ba siyang bilhin ng 1 real? 1 real o peso? Kahit peso sa Pinas, halimbawa, nasa Pinas ka, peso. Bibilhin mo ba yung kitmir ng peso? Abadan, kailanman ay hindi mo walang, ano, para saan yan? Diba? Kahit makain, hindi mo makain yan, kahit yan, hindi yan makabusog. Yung papel na nakabalot dun sa buto. Ganun, walang halaga yun. So, kahit na yung bagay na walang halaga, ay hindi kailanman kayang likhain din ng mga sinasamba nila bukod sa Allah. Subhanallah. Ang Allah, napakasimple lang niyang nilikha. Ang dates, isang uri ng prutas lang na kabilang sa hundreds, thousands na mga prutas na nilikha ng Allah. Dates, kabilang lang yun. At hindi mismo dates ang hinamon ng Allah doon nalikain ng mga ribulto, kundi yung kitmir lang, yung papel na nakabalot doon sa buto ng dates lang, ay hindi kaya pang likain ng mga sinasamba. Tapos doon ka manalangin sa kanila? Yung mga sinasamba nilang mga ribulto, mga tao, mga baka, mga hayop, kahit kitmir, hindi nila kayang likain, hindi nila pagmamayari, tapos doon ka manalangin sa kanila? Subhanallah. Pangatlong ayah, mga kapatid, sinabi ng Allah sa Suratul Hajj. Suratul Hajj. Suratul Hajj, chapter 22, verse 73. Ano ang sabi ng Allah? Pakinggan niyo, mga kapatid. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun, fastami'u lah. Innal ladhina tad'un min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah wa in yaslubhumu dhubab shay'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Suratul Hajj, chapter 22, verse 73. Ano ang sabi ng Allah? O sangkatauhan! Ito ay naka-address sa buong tao. Muslim ka man o hindi Muslim. O sangkatauhan, sabi ng Allah, merong isang halimbawa na ilalahad sa inyo. Pakinggan nyo ito. Sabi ng Allah, pakinggan nyo ito. Yaong mga sinasamba ninyo bukod kay Allah, katotohanan ay hinding-hindi sila makakalikha kahit langaw. Subhanallah. Hinding-hindi sila makakalikha kahit langaw. Ginamit ng Allah doon, mga kapatid, ang salitang lan. Lan yakhluqu. Hindi niya sinabi ang la. Ang la sa Arabic, la. Ibig sabihin, hindi, ayoko, hindi, la. Pag sinabing lan, ibig sabihin, hinding-hindi, doble. Hinding-hindi. Hindi nila kayang lumika ng kahit langaw. Allahumma sta'an. Kahit langaw, hindi nila kayang likain.
Kahit magsama-sama pa sila, magsama-sama pa ang ribulto, magsama-sama ang mga hayop, mga engkanto, pati si Propeta Jesus, langaw hindi nila kayang likhain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kahit langaw, mga kapatid, ay hindi nila kayang likhain. Ang langaw, inahimbawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil para sa atin, tayong mga tao, ang langaw is kabilang sa mga insekto na walang saysay, di ba? Parang walang kwenta, bagkus nandidiri pa tayo pag dumapo sa atin. Nandidiri pa tayo pag dumapo sa ating pagkain. Di ba? Tapos yung mga pinupuntahan ng mga langaw is yung mga maduduming mga lugar. Maduduming mga lugar. So, yung walang kwentang bagay na yun para sa atin. Yung walang halagang bagay na yun para sa atin. Pero syempre, merong halaga yun. Para sa food chain, ganun. Pero sa paningin nating mga tao, walang halaga. Di ba? Lahat tayo nun. Bagkus pinsala pa para sa atin. Yun ang simple na hinalimbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung walang halagang ating tinitingnan, kaya bang likain yun ng mga ribulto? Kaya bang likain yun ni Propeta Jesus? Kaya bang likain yun ni Buddha? Kaya bang likain yun ng engkanto? Kaya bang likain yun ng anghel? Lahat ng mga sinasamba nila? Ano ang sabi ng Allah? وَإِيْ يَسْلُبْهُمُ الدُّبَابُ لَا يَسْتَنْقِذُهُ. At kung sakaling itong langaw ay merong kukunin na bagay, merong dadamputin na bagay doon sa ribulto na kanilang sinasamba. Halimbawa, yung ribulto nila ay may pinahid doon na dugo or may inilagay na pagkain or may inilagay na pabango or may inilagay na bulaklak o kahit ano man dyang inialay nila doon sa kanilang ribulto, kung ang langaw ay dadampot doon na kapiranggot, kaya ba yung habulin ng ribulto? Ay, huwag mong kunin yan, sa akin yan. Huwag mong kunin yan. Kaya ba niyang sabihin yun? Kaya ba niyang iligtas yung pagkain or bagay na nasa ribulto na inilagay ng mga taong sumasamba doon? Kaya ba niyang iligtas doon sa langaw na nagnakaw? Sa langaw na nagdampot? Kaya ba niyang iligtas? Abadan! Kailanman ay hindi niya kayang iligtas. Subhanallah. Kailanman ay hindi niya kayang mabawi. Bakit? Ribulto siya eh. Wala siyang kakayahan eh. Mismo nung buhay pa si Propeta Jesus alayhis salam, nung buhay pa si Propeta Jesus, kapag siya ay mayroong pagkain at mayroong langaw na dumapo doon at kumuha, biglang lumipad. Kaya bang habulin ni Propeta Jesus yun? Dakilang propeta siya ng Allah, pero hindi niya kayang bawiin yung kinuha ng langaw. Hindi niya kaya likain yung langaw. Hindi nila kaya likain yung langaw. Ni hindi nila kayang bawiin kung ano yung dinampot ng langaw mula sa kanila. Da'ufa at-talibu wal matlub. Sabi ng Allah, mahina ang humihingi, yung ribulto, yung humihingi ng yung dinampot mula sa kanya. At mahina rin al-matlub. Wal matlub, mahina din yung hinihingian, yung langaw, pareho sila. Yung ribulto, mahina, hindi niya kayang bawiin yung dinampot ng langaw mula sa kanyang katawan. Yung baka, ganun din. Yung jin, yung anghel o ano pa man dyan na sinasamba ng mga tao, hindi niya lang kayang bawiin yung ninakaw ng langaw. At mahina din yung dumampot, pati yung langaw, ay napakahina din. Subhanallah. Yung sinasamba nila na ribulto, ay sinabi ng Allah na mahina. At yung hayop na hinamon ng Allah, nalikhain nyo yun, ay mahina din. Kahit mahina yun, ay hindi nila kayang likhain. Tapos kapatid, sasamba ka sa mga bagay na yun? Napakalaking kawalang hiyaan sa pag-iisip ng tao. Masasabi ko, napakalaking kawalang hiyaan sa pag-iisip. Lalong-lalo na kapag ikaw ay meron pang kapag ikaw pa ay degree holder. Lalong-lalo na kapag ikaw ay degree holder. Bakit ko sinabing degree holder? Kasi sila yung masasabi nating may pagmamayabang sa mga pamilya nila, sa mga tao na sila ay may natapos, 'di ba? May natapos. So ibig sabihin, parang meron silang
maraming kaalaman sa kanilang isip. Tapos may kita mong sumasamba sila sa ribulto. Sumasamba sila kay Jesus. Audubillah. Na mismo si Jesus ay hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Mula sa pagkapako sa krus, nagpatulong pa siya sa Allah. Bakit? Kasi alam niyang hindi siya Diyos eh. Alam niyang wala siyang kakayahan. Hindi niya kayang magpagaling ng may sakit kung hindi ninais ng Allah sa kanya nung buhay pa siya. Paano na lang kaya ngayon wala na siya ngayon? Tapos sa kanya ka hihiling na naway bigyan ka ng lunas sa iyong kasakitan? Sa kanya ka manalangin? A'udhu billah. Subhanallah. Kaya mga kapatid sa Islam, itong lecture na ito ay isang summarize lamang ng paglalahad ng ilan sa mga katangian ng mga sinasamba ng mga tao bukod sa Allah, bukod sa ating Diyos na tagapaglikha, na naging dahilan kung bakit hindi sila kayang, hindi sila pwedeng sambahin. Ito ay kakapiranggot lamang. Napakarami pang mga katangian ng mga ribulto na yan. Tulad ng halimbawa ng hindi nakakita, hindi nakakarinig, hindi nakakain, di ba? Marami pang mga katangian. Pero marami pa rin mga tao sumasamba sa kanila. Subhanallah. Wala tayong ibang masabi, mga mahal kong mga kapatid, kundi alhamdulillah, hadana li hada din wa ma kunna linahtadiya lawlan hadana Allah. Alhamdulillah, ginabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa reliyon na ito, at kailanman hindi tayo makakapasok sa reliyon na ito maliban na lamang na ito ay tulong at gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa kanya tayo magpasalamat, sa kanya tayo sasamba, sa kanya tayo magserbisyo, at kabilang sa pagsiserbisyo natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ituro natin, ipalaganap natin ang kanyang reliyon sa buong sangkatauhan, sa ating pamilya, kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala, mga friends sa Facebook. I-share natin sa kanila ang ating kaalaman na natutunan, dahil ito ay kabilang sa pagsamba natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.